Kinonsulta ng Land Transportation Office o LTO ang mga stakeholder kaugnay sa planong i-require ang pagpaparehistro sa mga light e-vehicles gaya ng e-trike at e-bike. Kailangan pa kayang magpasa ng batas para riyan? May report si Joseph Moro. May driver's license ang e-trike driver na si Mark. Pabor siyang i-require din ng lisensya sa iba pang magmamaneho ng light e-vehicles, pati ang pagpaparehistro ng sasakyan gaya ng itinutulak ng Land Transportation Office o LTO. Okay lang naman po kasi marami na kami. Gusto nga natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares. Inilatag ng LTO ang panukalang ito sa konsultasyon sa mga stakeholder. Ayon sa Land Transportation Office, kung meron kayong e-bike o e-trike at hindi nyo naman gagamitin yan sa mga pampublikong kalsada, hindi nyo yan kailangang iparehistro at hindi rin kailangan ng driver's license. Halimbawa niyan ay kung sa loob ng subdivision lamang gagamitin ng e-vehicle. Pero sabi ng LTO, depende yan sa regulasyon ng lokal na pamahalaan. Kailangan pang aprubahan ng Transportation Secretary ang napag-usapan kaugnay sa panukala. Nagbabalangkas din sila ng mga panuntunan para sa mga light electric vehicle. Sabi ng isang kongresista, sakop naman ito ng Electric Vehicle Act na di na kailangang amendahan. Talagang mandato ng LTO itong pagre-rehistro ng mga sasakyan. At kabilang naman talaga sa motor vehicles itong e-bikes and e-trikes. Pero aniya, sana mas mura ang pagpaparehistro ng mga e-vehicle kumpara sa mga ordinaryong motor. Idinagdag naman ang Espanya Boulevard sa Maynila, Boni Avenue sa Mandaluyong at Osmeña South Superhighway sa listahan ng mga national road kung saan bawal ang mga e-trike, e-bike at mga tricycle batay sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Tinanggal sa listahan ang South Luzon Expressway na di raw saklaw ng MMDA. Ang e-bike pwede naman sa EDSA at iba pang national roads kung meron dedicated bike lanes. Limited lang sila sa bike lane. Even na barangay roads, may mga bike lane exclusive for bikes and e-bikes, pwede pa rin mo silang dumaan doon. Magkaiba naman ang reaksyon ng grupo ng e-vehicle owners at commuter tungkol sa plano ng LTO. We're in support of the LTO's move. Na once na lumabas na yan sa road, dapat rehistrado tsaka mayroong lisensya. Mukhang restriction ang amin nakikita dito, hindi lamang regulation. Ano? Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.